Buenas noches mga paps, andito tayo sa Zamboanga City. Gagawin natin 1,000 peso food challenge. Maghahanap tayo ng iba't ibang street food dito sa Zamboanga City. At titignan natin kung saan naabot ang 1,000 pesos natin. Kabilintay natin! Tara! Bilis pare ah. Parang kumindat lang ako. Luto na agad ah. High pressure kasi yung gamit natin pare. Ah, high pressure. Paps, unang pagkain natin dito sa Paso Nangka, Food Park Pad Thai pare. 75 pesos. Murang-mura dito sa Zamboanga. Oh, mainit-init pa. Wow. Hindi lasang 75 pesos, pare. Ang sarap, ha? Yung tamarind sauce na nasaan ko. So, slimy noodles, yung garlic nandun, yung peanuts na nasaan ko rin. Meron pa rin action dito. Di pa pala tapos. Meron naman tayo ditong shawmai rice. So, magkano to, di ko alam. Pero, mo masarap. May, ano yung, pare, ano sauce tawag dito? Raita sauce. Raita sauce, paps. Natutunan niya sa isang Indian. Ayan, so yung fried rice natin. Kuha that. Wow, sarap. Mm. Yung raita sauce. Manamis-namis na. Ano yung para siyang sour cream na hindi ko maintindihan. Yung fried rice natin, masarap din. Maghahanap tayo ng next food trip dito sa isang food park sa Zamboanga. Paps, meron tayo ditong camarones. Makikita mo, two beautiful tacos. Medyo hard, crispy taco shell siya. And then, nandun yung ating... ito na yung ating... Yaw na sinasabi ko, in fairness ah. It's a heavy duty taco. May nakita kong cheese. Meron na nakitang chilies. Onions, meron din. Tapos, ito yung pinaka-camarones natin or yung marinated na shrimp. This will be a messy taco bite. Cheers! Ang dumadapo yung Mexican spice sa dila mo na parang nagsasabog at nagpipesta, nagsasayawan sila sa dila mo. Pero maganda dun, madamot yung shrimp, very juicy. At sa same time, yung taco shell natin, parang siya na crispy fried na. Alam mo yun, yung spices, yung sauces, ay nahulog na. Grabe pare, what a messy taco, pero ibang klaseng flavors. Ang sarap nun, ang laki. Parang jumbo taco pare, kaya mo ba to? Ganong level siya. Paps, dito naman tayo magde-dessert lang tayo kasama si Paps JB pare. Thank you, good evening. Anong meron tayo dito sa stall niya? Yes, meron tayo available sa stall namin, scramble and street food style, Manila style street food. Oh. Pero may powdered milk, basically, like a typical scramble, pero feel ko kaya violet yan dahil ube. Ube ba? Yes. Ube to? Ube yung ating. Ayan, tikman natin. Oh, nice. Cheers. Ube-ube. I mean, very milky. Yung ube flavor nandun, malamig. Kasi alam mo yung gusto mo sa scramble, yung parang may crunchy element pa siya, lalo sa pinaka-yelo natin. Ooh, look at that. So sabi ni Pops King, may mik-mik din daw pala yun. Kaya pala yung pilipar pinaka-gatas ng lalasahan ko. Pops, kanina nag-Mexican taco tayo dito. Meron may taco na naman, pero kakaiba naman to dahil rolled tacos. Kasama natin si Sir Russell. Sir Russell. Ayan na, Sir, paluto na. Itsura niya para siyang, ano, no? Basically, para siyang rolled empanada. Or parang burrito. Yes po. Parang gano. So, ito, anong flavor yan? Ito, beef po, sir. Ah, beef. Okay, okay. Tapos lahat to halal, no? Yes po. Oh, nice. Okay, Pops, ito na yung ating rolled taco. Beef. Malamig. Malamig sa kamay. Wow!
Wow! Oh, that's nice. Piping hot, smoking hot, cheese, yung ground beef natin, gulay. Wow, that's nice pare ha. Habang malamig-lamig pa. Kahit alam kong mapapaso yung dila ko eh, gagawin pa rin natin dahil syempre kailangan natin ipakita sa video. Cheers! Tacos, sarap! I mean, the only difference is makapal-kapal yung pinaka-wrapper niya. May chewiness siya ng konti. Pero basically, yung tacos natin nandun, medyo peppery, yung spices nandun. Masarap yung ground beef natin, cheesy din siya. Ooh, look at that. Pops, meron tayo dito sa American Ribs and Wings. Uy, sir, diyan ka na rin. Ano meron tayo dito? Karagi ito in-order ko. Tsaka kebab. Medyo kakaiba yung kebab niyo, ha? Beef kebab. Ah, mainit-init pa siya. Wow. Kasahan ko agad una yung bawang natin. Really nice. Medyo sweet, garlicky. Medyo sticky ng konti yung sauce. Tapos alam mo nga, mapapakanin ka nga dito. Kebab. Medyo, actually very unique ha. Hindi ito yung kebab na inaasahan ko itsura. Ang dating niya ay medyo para siyang barbecue style. Kakaiba nga. Medyo, yun parang jerky-like flavor siya. Manamis-namis. Yung chili, kung alam mo, chili powder ba yun? Pero yan, malinamnam hanggang doon sa loob. Parang siyang tenderized beef tapa. Pops, next natin, takoyaki. Medyo kakaiba lang dito, pansin ko. May garlic sauce eh. Garlic sauce, tapos para silang may black sauce din kanina. Ay, red sauce pala yun. 25 pesos. Ito yung Pinoy style takoyaki. Medyo crunchy sa labas, moist, tsaka medyo masi sa loob. Pero yung nagpapalasa lang talaga, is yung sauce niya. Yung red sauce niya, maasim, matamis, parang sweet and spicy. Tapos may nalalasan niya akong siguro nga yung garlic sauce nga yun. Pops, next stop, meron tayong na namang Knickerbocker. The best dessert dito sa Zamboanga. So, may strawberry ice cream yan, may gulaman, may iba't ibang prutas, at medyo, ayun, may gatas din to. Kuha tayo. Ayan na, umaapaw na siya. Wow! Wow! Ang lalaki ng chunks ng prutas. I mean, nalasahan ko din yung gulaman. Hindi ko alam, saging yan, may saging siya. Parang may... Hindi ko alam kung mangga ba yun or what. Pero Paps, hindi ka pwede magkamali sa Knickerbocker. Strawberry ice cream din, sobrang milky niya, at tumutulo siya sa lamesa, pasensya na. Cheers! Pare, last food trip natin para sa 1,000 peso food challenge. Hindi ko na alam kung magkano. Mamaya, i-calculate natin kung umabot mo 1,000 pesos, pero ang dal-dal ko, meron tayo ditong egg drop sandwich. Dito sa pang ito, Yarn Corner, tapos umorder din ako ng parang ice choco blend na dito sa Hay Latte. Tikman muna natin itong egg drop natin, pare. Medyo malaki. Akalain mo, no? Iba na talaga yung Korean egg drop. Umaabot na siya ng Zamboanga. Iba talaga ang Korean culture. As you can see, that bread, that like mayo. Pinakita rin ako herbs, tapos ham ata, tapos may cheese tsaka bacon. Makalat yun? Sobrang kalat sa mukha. That's a heavy duty sandwich. Yung cheese, yung lettuce, yung ham. Tapos yung asim ng mayonnaise, magpapadagdag lasa din. Ganda lang din yung toasted bread natin, magpapadagdag crunchy element. Tapos,
yung panalo talaga dun is scrambled egg. Paps, huling higop. Tapos tignan natin kung aabot ba ng 1,000 pesos yung lahat ng kinain natin ngayong gabi dito sa Zamboanga. Cheers! This Zamboanga Food Series is made possible by Essential Chicken. Ang Essential Chicken ay ang pinakamalaking poultry producer sa Visayas. Mahanap ang mga quality products nila sa mga public markets at supermarkets sa Visayas at Mindanao. Tulad ng Iloilo, Cebu, Zamboanga at marami pang iba. Just check their Facebook page for more info mga paps. Dahil sa Essential Chicken, aramdam mo ang alaga mo pagmahal. Pare, tapos na tayong mag 1,000 peso food challenge ngayong gabi dito sa Zamboanga. Overall, ang inabot natin ay... Akalain mo sa lahat ng yun, 948 pesos lang. Nagwagi tayo sa 1,000 peso food challenge natin, pare. Maraming salamat sa panonood. Kaya kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag kalimutan yung subscribe sa YouTube channel na Chewy Show o si Pak Chewy. Nagsasabing stay safe. It's a good night and goodbye.